What's up mga master, welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano palambutin ang kambyo ng ating mga motor at kung paano mag-adjust ng clutch para palakasin yung hatak ng ating mga motor. So, na-experience nyo na ba ito mga master? No? May mga motor kasi na sobrang tigas ng kambyo, hirap ipasok, lalong-lalo na kapag ka segunda, tresera. Napakahirap ipasok, napakatigas ng kambyo, kahit na pindot-pindutin mo ayaw pa rin talaga pumasok. Minsan nga ibabalik mo talaga sa halimbawa nakabirit yan, tapos pagbalik mo akala mo pumasok na, kakadyot yung motor, hindi pa pala pumasok yung segunda or tercera. So may mga times na gano'n at na-experience ko na rin yung gano'n scenario, no? Habang nagmamotor ako, hirap talaga ipasok at wala siyang hatak. So siguro malamang na experience nyo na yung mga ganitong scenario or pangyayari. So ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano i-adjust yung ating kambyo, palambutin at patigasin, at the same time yung ating clutch kung paano siya i-adjust, no? So sa napakadaling paraan, yan sa mga wala pang idea at sa mga naka-experience ng anong ganon, napakatigas ng kambyo tapos at the same time walang hatak, so may mali sa timing ng ating clutch doon, no? So ayan, applicable to mga masters, no? Sa lahat ng motor na merong Stellan bolt. So ano nga ba yung Stellan bolt? So itong Stellan bolt natin mga master, ito yung adjustan ng ating clutch para patigasin or palambutin. I mean, siya yung tagatulak ng ating clutch assembly sa loob. So, matatagpo natin yan dito. Yung iba nandito. Pero, mostly dito yan nakapuesto. So, ang kailangan lang natin gawin, tanggalin lang natin itong tatlong bolt na to, 8mm. So, gamit lang tayo ng T-wrench. So, T-wrench yung pangtanggal natin or yung tools na gagamitan natin. At 8mm yung size. So, ito kasi... yung ating Stellan bolt, connected niya yun dito sa may ating yun nga, sa may cambio, no? So siya kasi yung nagpe-press, once na pinress natin yung cambio, ito naman yung magpe-press ng kumbaga hihilain niya yung ating clutch assembly para pumasok yung ating gears from secondary gear to third gear, no? So ayan, umpisa na natin siyang kalagin. Ayan at mayroon na akong 8mm dito, no, mga master. Napakadali lang kalagyan ito. So applicable ito sa mga Rusi, Rakal, SYM, Euros, SIM, yun, SIM, SYM, Smash, basta yung may mga semi-automatic na motor. At yung may mga Stellan bolt. Oops. So kalasin lang natin yan. Napakadali lang kalasin ito. Kapag nakalas natin ito, wala namang mahuhulog dito, eh. Wala naman langis yan. So, ganyan lang yung itsura nyan. Ayan, at ganyan lang yung itsura nyan mga master, no? Doon ang pangkakalas natin dyan. Siyempre, nakikita nyo naman, meron tayong adjustable wrench dyan. So, yan. Ang paluwang papunta doon. Tapos gamit tayo ng flat screw. Wait lang, kuha ako ng flat screw. So ito mga master, no, nakikita nyo tong bolt na to. Stellan bolt kasi yung tawag dyan. Napapalitan yan, may nabibili naman yan sa Shopee. So ang pag-ikot nito mga master, kumbaga itong ating adjustable wrench, ang paluwag nito is papunta doon. So for example, luluwagan ko. Ayan. Naluwagan ko na siya. So napakahigpit. Ngayon, itong gitna, hindi ko nakita, kung napansin nyo, hindi ko siya ginalaw or pinix ko lang siya. So yan yung mag-a-adjust sa atin ngayon. Yan yung i-a-adjust natin. Ngayon, itong ating bolt na or nut na kinalas or yung niluwagan. So stay lang natin yan nakaganyan. Ngayon,
itong ating screw or yung flat screw natin. So yung i-adjust natin pa pasok sa loob. So ikot natin na ganun. For example, 1/4. Then higpitan natin agad. Kapag naikot na natin ng 1/4, higpitan muna natin at kontrahin nyo tong flat screw na huwag nyong galawin. Mapapansin nyo, lalagutok sa loob yan. Ngayon, try natin siyang paandarin at subukan natin kung tumigas or lumambot ba yung ating cambio. At the same time yung ating clutch. So, subukan natin siyang i-cambio. Mas mainam mga master kung paandarin nyo siya or palalakarin nyo siya, no? So at ayun mga master, no, kung di pa kayo satisfied or kung ayaw nyo pa yung pag-adjust, pwede nyo pang i-adjust to papaloob. Yung pahigpit or yung pakapit, kasi pag itong screw na to, itong flat screw na to, kapag hinigpitan natin paloob, kakapit siya. At the same time, yung ating cambio titigas. Ngayon kapag ito yung inatras natin, counterclockwise natin yung ikot, luluwang siya at the same time, yung ating cambio lalambot. So kayo na lang bahala kumuha ng timing, tempo, or yung gusto nyong cambio mas mainam, paandarin nyo, palakarin nyo, then maya't maya yung adjust dito para makuha nyo yung gusto nyong timpla or timing. Mas maganda syempre sa inyong motor yan, kayo yung nakakaalam yan kung ano yung timing na gusto nyo. So ayan na ta para sa akin. Okay na yung kanina, dinemo ko lang kung paano mag-adjust at palambutin yung cambio ng ating motor. At the same time, yung ating clutch lining. So, ibabalik ko na siya sa dati niyang settings. Pero okay naman yung in-adjust ko. Ayan. At take note mga master, no, huwag nyong higpitan ng todo kasi may tendency na tumagas yung ating bolt dito kasi may oil pa rin yan. Kung mapapansin nyo, dito pumapasok yung langis. So baka pagka nasobrang side pit, tumagas yung langis dyan. Ayan, at ibabalik ko na. So hanggang dito na lang mga master, at sana nagustuhan nyo yung video na to. Kaya so please like, share and subscribe.